So, nakarating na tayo. Ito yung tinatawag nilang Tibagin Island. So, pagdating mo dito sa Tibagin Island, halos merong mga kabahayan dito na malapit dito sa mga tubig area. Rin sa purpose nito, kaya tinaasa nila dahil sa baha, sir. Dito sa may Bulacan, matatagpuan itong lugar kung saan bawat taon ay tumataas yung level ng tubig. At yung mga bahay naman dito, unting-unting lumulubog siya. Ito po yung Tibagin Island na under sa Municipality of Hagonoy in Bulacan Province. So alam nyo ba na itong Tibagin at itong Pugad ay considered as a coastal areas? At dahil sa siltation, nasaparate sila sa mainland na kukonek dito sa may Hagonoy proper. Itong mga nakatira dito ay malapit na rin sila sa Manila Bay. So ang modes of transport nila dito ay pagsasakay ng bangka papunta sa may proper naman. Isa rin sa feature natin dito, itong tinaasa nila itong kalsada. Kung dati mababa lang yan, ngayon mataas na. Magsisimula tayo malapit dito sa Hagonoy Municipal Hall, tapos sasakay tayo ng bangka papunta dito. Nandito na tayo ngayon sa Hagonoy, dito sa province ng Bulacan. Itong nakikita nyo ngayon kabay, madalas yung mga tricycle nila dito, nakakon talaga, mataas yung elevation tulad nyo, no? Dahil dito sa Hagonoy, Bulacan, eh madalas nagkakaroon dito ng mga baha. Katulad nito, taginit tayo ngayon pero binabaha siya dito. Pero meron din mga ibang lugar dito na halos hirap makadaan, lalo na yung mga motor, dahil sa taas ng tubig. Eh katulad nito, mga nagtataas ang mga tricycle. Nandito pala tayo sa pinaka downtown itong Hagonoy, kung saan matatagpuan dito yung Santo Niño Church, itong St. Mary's Academy, at yung municipal ng Hagonoy, Bulacan. So karamihan ng mga establishment dito nyo makikita. Talaga napapalibutan ang mga tubig itong mga area ng Hagonoy, Bulacan dito. Lakbay tayo papunta doon sa sakay ng bangka. Pupunta muna tayo ng Santa Monica. Doon tayo dadaan dahil kapag dumiretso tayo doon sa kabila, kung kasi mataas yung level ng tubig, hindi kayang daanan ng motor. Or unless kung sasakay tayo ng tricycle, yung mataas yung elevation. So dito yung pinakakuha nila, palengke, no? Public market, dito matatagpuan din, no? So guys, so nandito na tayo sa paru-paro na tinatawag nilang lugar. Malapit ito sa tulay, dyan, no? Ngayon, sasakay tayo ng kondito bangka papunta dito sa Tibagin. So guys, so medyo malayo, no? Ito yung madalas na sinasakyan ng mga tao para makatawid dito sa ibang-ibang lugar ng isla dito. Abutin daw ng mga kanto. Halos mga 30 minutes. So talagang titiisin mo yung init ng araw dito. Dahil karamihan yung mga bangka nila dito. Walang bubong, no? So dito yung sakayan, no? Yung mga sakay ng bangka dito, merong mga oras. I think mga umaga, tapos ang sunod niyan hapon na naman. Yan ay kung pang maramihang pasahero. Pero kung aarkilahin mo itong buong bangka dito, anytime makakaali sila. May mga ibang portion dito sa Hagonoy, Bulacan na sa umaga, high tide, pagdating naman ng hapon, nawawala na yung taas ng tubig. Thank you.
bibilis na mga takbo ng mga bangga dito. Parang normalized na yung paggamit nila ng bangga dito araw-araw. No? Para na ipagkakarera ka dito sa bilis. Ito guys, oh, nakarating na tayo. Ito yung tinatawag nilang Tibagin Island. So, ang dami din pala mga bangka dito. Nakakarating ka lang din dito sa kung sakay na itong mga bangka. So, pagdating mo dito sa Tibagin Island, halos merong mga kabahayan dito na malapit dito sa mga tubig area. Tapos karamihan ng mga muso transport nila dito ay mga bangka talaga, kaya ang daming mga bangka na naka-dock ngayon dito. Marami sa kalina mga kabayan. Tapos nakataas talaga dito, gawa sa mga kawayan yung ibang bahay nila dito. So galing tayo dun sa pinakabayanin itong Hagonoy, Bulacan. So ito naman yung barangay Tibagin. Halos mga 30 minutes yung biyahe natin simula dun papunta dito. Talagang tinatawag nilang mala water world itong lugar. Divine Ward Hospital. Tapos sa kabila naman, ito din yung school. So si Sir, resident siya dito ng Tibagin Island mismo ng Hagonoy, Bulacan. So ngayon, isasama tayo ni Sir dito, papakita yung mga lugar nila. Yung anim na beses na. Parang anim na beses na tinaasan? Mm. So isa rin sa purpose nito, kaya tinaasan nila dahil sa baha, Sir. So ito, pag tinaasan nila ito, hindi na masyadong abuti ng baha. Mm, pero sa ngayon, Sir, ganito kataas na, binabaha pa rin ba? Kaya pa rin, mababaw na lang. Mababaw na lang, hanggang saan na lang yung baha? Hanggang 20 siguro. Hanggang dito lang yung 20. Oh, pero dati, nung hindi pa tinaasan, hanggang dito? Hanggang dito, bayawang. So yung hanggang dito, Sir, high tide na yun. So mapapansin ko rin dito, may mga ibang bahay kasi na parang nilubog na siya. Habang tumatagal kasi dito, tumataas yung level ng tubig. Sa tingin mo, Sir, mga ilan yung mga tao na nakatira dito? Dito ba? Siguro sa mga 4,000 siguro. Mga 4,000 yung populasyon? Oo. So ito, Sir, ano nangyari dito sa bahay na to, Sir? Wala na nakatira dito? Wala na nakatira. Ano po yun, umalis na sila? Ha? Umalis na yung nakatira dito? Hindi, andyan lang. Wala lang nakatira. Pero ito, parang dinaanan din siya ng baha, no? Oo, dahil na baha din yun. Okay. Ito na yung aerial view ng Tibagin Island. Ayon sa mga natanong ko mga residente dito, matagal na pala silang nakatira. Dekada na rin yung nakalipas. Yung tubig naman nila dito, nawasa. Tapos, palagi silang nagdi-deliver ng mga distilled water dito galing pa sa mga kabayanan. Ito yung view naman ng malayuan. Kung titignan nyo, kabayan, halos sa nasa gitna ng dagat itong mga kabahayan. So ito na yung Tibagin Island. Ang abangan nyo naman dito yung Pugad Island. Yun naman yung next na pupunta natin dito. So comment down below lang, lalo na sa mga kababayan natin taga Hagonoy, Bulacan.